Siya si Delo. Nakinig mo yung bumbero. Also known as Wendell De Jesus Gatmaitan. Ngunit bukod sa laitan. Yung kanta ni Glock na inaupuan, kala ko ikaw nag-compose. Ay ano pa nga ba ang mga kayang gawin ng isang Rebattle King? I love you! Para tayo pinag-conference yung Channel 7 at Channel 2, sabi niya I love you, sagot ko I love you. Ako nga pala si Cyberflex at ngayon ay ibubunyag ko sa inyo ang 10 mga bagay na maaaring hindi mo alam tungkol kay Delo. Top 10, alam nyo bang mas lalong gumagaling si Delo habang nalalasing? Yes, proven and tested na ito dahil kung makikita natin ay halos sa lahat ng laban niya sa flip top ay may hawak siyang anting-anting na kung tawagin ay serbesa. Ayoko lumaban sa may hawak na red horse na badyaw! May hawak ako red horse, kaya ako'y sinisinok. Kumpara naman sa kanya, di umiinom pero bumibiyok. Parang drunken master lang. Masasabi ko pistol pag ikay tinuhog ko, akala mo ay baseball. Pagkatapos takbo ka na sa nanay mo, lipat yung camera, inom muna ng tagay ko. Top 9. Alam nyo bang bago siya talunin ni Looney sa flip top ay tinusta muna niya ito sa sunugan? At ito ay nang magkampi sila ni Target sa 2v2 battle nila kontra kina Dato at Looney. Kala mo pinapatulang kita? Ikaw nilalaro lang kita. Baka gusto mong ibao kita sa lupa, iampatuan kita. Ito si Looney, ako raw iaampatuan. Sa entablado magdudusa. Kung ako ampatuan, ikaw Irorolando Mendoza. Pareformat nyo yung utak nyo, parang may virus ng Trojan. Tang flow yan, ang utak nyo napaka-slow niya. Nila ako kalaban. Tatakbo na ba to? Kasi isang amba ko lang. Magtatakbuhan na to. Kaya sinasabi ko sa'yo, squatterhouse, parang slaughterhouse at ako ang matadero. Pagkatapos ng laban, yung mga dating makaluni, magiging makadelo. Kung baga sa inuman, sila yung pulutan. Kung tayo nag-aagawa, sila nagtuturuan. Well, it might not clear kung sino talaga ang panalo. Pero base sa crowd reaction ay maririnig naman natin kung nakanino talaga ang boto ng mga manonood. Make some noise for Looney and Tattoo! Right! Make some noise for Delo and Target! Pero wala yan sa ating top 8 dahil nakita ko lang naman ang unreleased footage ng flip top kung saan ginawa lang bata ni Delo si Akata. At guess what, partida pa dahil may kasama pa siyang isang battle MC na kung tutuusin ay pwede sana itong matawag na first ever 2v1 rap battle na nangyari sa Pilipinas. So, banayan dahan-dahan ng lubog, dalawang kalbo para tindahan ng itlog. Top 7. Alam niyo bang bukod sa pagiging rapper ay naging scriptwriter din siya ng GMA? At hindi lang yan dahil sinaluduhan nga din siya ni Bitoy, also known as Michael V, dahil sa di umano'y pagsusulat ni Delo ng lyric sa isang famous at very nostalgic comedy act ng Bubble Gang. Kahit na kayo, nagkatuda na kami, kuto ko pa rin yung putang malaki. Nakakamiss yun ah, na parang ating top 6. Alam nyo ba na ang hit song na nakakamiss lang kasi nila Delo, Flick G, Curse One at Smuglass ay original song lang dapat ni Smuglass at Curse. Ngunit dahil hindi nila ito matapos-tapos ay sinama na nila si Flick G at Delo. Pero ang malupit kina Delo at Flick G ay nagawa lamang daw nila ang lyrics sa pamamagitan ng pagpapalitan ng text message. Alam mo, nag-usap lang kami sa text na, ano, ganito yung huli ko, dugtungan mo na lang. Pagdating ng actual recording na, hindi namin sukat akalain na magsisync ng maayos yung ginawa namin. Kamusta ka naman, Benz? Okay ka naman ba? Okay naman, Flick. Laging click, mga rampa. Talented talaga itong mga kasama ko. Libre niyo ako. At dahil nga posible palang makagawa ng kanta sa pamamagitan ng text, ay I'm sure na posible ding mag-subscribe ka sa Cyberflex. And coming up to our top 5. Naalala niyo pa ba yung away nila ng one of the most fastest rappers sa flip top na si Abra? Handa ka na ba talagang makipagtagisan?
all time. Brrr. Hindi lang yan, dahil mas lalo pang lumakas ang apoy ng gatungan pa ito ni Price Tag. Abra, what's beef? What's beef? Malalaman mo yan mamaya sa labas pag inabangan ka namin ni Delo. Well, ayon kay Delo ay muntikan na daw pala talaga silang magpang-abot ni Abra noon. Binabanatan kanya, wak ka daw, ganyan. Tapos ikaw, hinahamon mo siya ng kung ano-ano. Na ilang beses na rin naman muntik-muntikan na, tara, gulpin natin. Pero yun, inaawat. Ayan sila Flicky. Awat sila. Good naman na kayo ni Abra ngayon eh. Nakikita naman namin na good na kayo. Pero sige, Delo, ikaw naman bro. Ako naman, sige, ako na ang susunod. Top 4 ay ibibigay ko naman sa inyo ang top 4 all-time favorite ni Delo. Lumaki ako sa Donggalo. Andrew E., Francis M., Michael V., Denmark. Yung apat na yan. At dahil malakas kayo sa akin ay ibubunyag na rin natin ang kanyang top 10 artists na pinapakinggan in today's era. Random ko lang to sasabihin. Ska Stuckly. Nung una ko pang nadinig si Ska sa Hindi Pa Kaputukan ng XB, gusto ko na yung mga solo tracks niya. Al James. Bumbu yung boses ni Al James. Lakas makachill, good vibes. Siyempre, Shanty Dope. Huling-huli niya yung panlasa ng mga kaedara niya at napukaw niya rin yung atensyon ng mga mas matanda sa kanya tulad ko. Bugoy na Koy-Koy, yan. Kasi Bugoy na Koy-Koy, napakasipag na tao. Lagi naglalabas ng album o mixtape at GTA talaga bagsaka niya. Magaling. Dati pa lang, saludo na ako dyan kay Bugoy na Koy-Koy. At total, nabanggit niya si Bugoy na Koy-Koy. Coming up to our top 3. Alam nyo bang nakakolabo niya na ito noon sa iisang kanta? Di makikita sa Ortigas at wala ko sa Makati. Pero kayo't pag kumayot parang hagod ng Ducati. Masabay lapit kay Bugoy kumukuha ng pampagana. Two joints parang mafia. Two joints, dalawang dalire everywhere. Walang oras na hindi lutang, lagi nasa air. Patay sa amin ni Delo, rappers na muntanga. Two joints parang mafia, sa yaman papunta na. At katulad ng kantang ating napakinggan, nga pala, pwede kayong magpa-promote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapiflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. At sa numero 2 o pangalawa, alam nyo bang nasa pawan din ni Delo ang dalawang ulo ng Cerberus na sina Looney at Ron Henley? At yan ay nang testingin nila si Delo sa freestyle session. UMC, you and me, sayawan natin yung beat parang UMD. Ako ay new school, USB. Ikaw ay old school, UST. Ngunit dahil nga sa sobrang biyasa ni Delo sa larangan ng freestyle, ay nang siya na ang sumalang ay hindi na nagawang makasingit muli nila Ron Henley at Looney. Abla. Ako na ang nananalo, tatlo baraha ko sinisilipan niya nga lalo. Pero wala ka nang mabibitaw dyan, gusto mo bababara ko pa ng alas yan. Oops, baka makita, baka malamot ng baraha. Mamaya matalo ka, ikaw na nga ang magbalasa at diretso ko nang bilisan mo nang tumira. Pagkatang aking baraha, gusto nang tumihaya, tumihaya para makita nila Jackless. Ito na naman ang aking cards, talagang the best at the best. Umalis yung mga matatalo. Top 1. Alam nyo bang nanalo ng tumataginting na 1 million pesos si Delo sa game show na Bet on Your Baby? Tinaan sarap! Dito sa show ni Juday tayo dumating, ang pamilya namin magpapakita ng galing. Graduation. Kaya sa pagbasag ng baboy! Rebuttal. Kaya pala todo share din siya ng kanyang blessings kahit sa kalaban niya na si Righteous One. Urban Athletic Shirt! Basta wag ka lang dito magalit. Eto pa, Nike Shoes! I think hindi nice one yon kung ibibigay mo kay Righteous One. Hindi ko kailangan na maregalo mo kasi may pambili ako! I like it! At yes, hindi fake news to. Pustisa mo laban sa bago kong pangil! Pare, itong usong to, maraming humahalik dyan. Ako nga pala si Cyberflex, na gusto mo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.